Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon sa mabuting balita ay minsan pa nating natunghayan sa pamamagitan ni San Lucas ang talinhaga ng ni Lazaro at ng mayaman. No? Hindi ho pinapangalanan yung mayaman kung sino yung mayaman. No? Ngunit alam natin ang daloy ng mabuting balita. Si mayaman ay namuhay, nagpakasasa, nagpakasawa sa kanyang kayamanan habang hindi naman niya inaasikaso ang nakikita niya niyang si Lazaro, isang pulubi namatay parehas at pagkatapos ang pulubi ay kinupkop ni Abraham samantalang ang mayaman naman ay hiwalay, no, sa presensya ni na Abraham, no? At kahit na magpakita si Lazaro, sabi ni Abraham sa mga kapatid ng mayaman, hindi sila magbabalik loob. No? Dito natin nakikita una tigit sa lahat mga kapatid yung tinatawag na pangangailangan na kalingain, kupkupin, ipagdasal, mahalin ang mga kapwa-tao natin, lalo tigit ang mga mahihirap, ang mga dukha, ang mga sawi, ang mga nasa laylayan ng lipunan, no? Maraming uri ng kahirapan. Andiyan una at higit sa lahat yung material na kahirapan. Kailangan nila ng makakain o kung may maiabot man lang na pera halimbawa. Ngunit andiyan din yung mga tao na nangailangan ng pag-ibig. Yung mga tao na nangailangan ng pansin. Yung mga tao na nangailangan ng pag-unawa. Una-awa. No? At nandiyan din yung mga tao na nangailangan ng tinatawag na kaalaman. Sapagat sila ay naghihirap, sapagat sila ay mangmang o di kaya ay walang alam, no? Na kinakailangan ay may magturo sa kanila, no? Mga kapatid, ito isang panawagan sa atin na huwag magpikit mata, no, sa mga tao na nangangailangan. Na alam natin nangangailangan, ngunit nagkikibit balika tayo o di kaya tayo ay nagwawalang bahala, no? Tayo po ang inaasahan ng Panginoong Diyos na tutulong sa kanila. At dito na ito ang makikita sa mabuting balita na bagamat ito'y tungkol sa kamatayan ng bawat isa, no, alam natin na hindi totoo yung sinasabi na kahit naman ano yata ang gawin ko, bahala na kasi mabait naman ang Diyos. Opo, mabait ang Diyos. Pero kasama nito, kasabay ng kabaitan ng Diyos, yung pagiging makatarungan ng Diyos. No? At yung gawain ng tao, mabuti at masama, ito ang magiging pasabi sa tao kung saan siya pupunta. Ang ibig sabihin, huwag natin basta-bastahin yung ating mga ginagawa. Kung mayroon tayo ginagawang masama, o di kaya ay hindi tayo gumagawa nga ng masama, pero wala tayong ginagawang kabutihan sa kapwa. No? Sense of commission, paggawa ng masama. Sense of omission, no? Hindi paggawa ng kabutihan, no? Yan po ang dapat nating usisain sa ating sarili. Pagpalain tayo ng Diyos.